magsitayo ang lahat. Hani ng Kristiyano at buong linaya na ay magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang magbubos, ating ngayong dalawin. Siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa paglapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, paglapit natin sa Diyos, ihanda natin muna ang ating mga sarili at pagsisihan ang mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan, minarapat mo yung sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ay yung katotohanang maasahan ay aming matutuhan at sa pag-ibig ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa ama. Kapag tinanggap nino man ang anak, pati ang ama'y sa kanya. Pakaingatan ninyo ang inyong puso, ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas,
tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay iyalay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumayin niyo po ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ang mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig na isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo na mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas. Ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibiniyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibiniyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Maganda umaga po sa inyong lahat. Maganda umaga din sa lahat ng nanonood sa atin sa social media.
Meron isang lumang kwento tungkol sa isang reporter na gusto niyang maimbestigahan ang isang pari sa Pransya, sa Ars. Sabi ng reporter, siguro yung pari dito masama. Siguro yung pari dito walang kwenta, kaya pinadala sa Ars. Habang nagbabiyahe yung reporter, nakita niya isang magsasaka. At sabi niya, pwede po ba kayong interviewin? Sumagot naman yung magsasaka, pwede po. Ano masasabi niyo sa pari ninyo? Yung pari ba ninyo lasenggo? Yung pari ba ninyo babaero? Yung pari niyo ba sugarol? Yung pari niyo ba tamad? Sigurado ko, tamad yung pari niyo. Sigurado ko, lasenggo yan, sabi nung reporter. Ano masasabi niyo sa pari niyo? Tinitigan siya na maamong maamo na magsasaka. Ang pari namin? Oo. Hindi ba siya salbahe? Hindi ba siya walang ya? Hindi ba siya mabangis? Hindi ba siya mukhang pera? Ang pari namin? Sabi ng matandang magsasaka. Hindi po. Ano masasabi mo sa pari niyo? Sa pari namin, sa kanya, nakikita namin ang Diyos. Tapos ang kwento. Sino yon? Saint John Maria Vianney. Ano nakikita ng kanyang mga kapwa? Ano nakikita ng kanyang parokyano? Nakikita ang Diyos. Bakit po ba tayo naririto sa Quiapo? Ang iba sa atin nagpapasalamat. Ang iba sa atin may hinihiling. Ang iba sa atin nanunubok. Sinusubukan kung talagang mabait at mabuti ang Poong Jesus Nazareno. Bakit ka naririto? Bakit ako naririto? Maring nagpapasalamat. Maring may hinihingi. Maring nag-aalay ng ating buong taon sa pangangalaga niya. Maring nagnonobena. Maring naghahanda para sa kanyang kapistahan. Bakit ka naririto? Kaya tayo naririto. Kaya ako nagpapasalamat. Kaya ka nagpapasalamat. Kaya ka humihingi. Kaya ka nanunubok. Kaya ka nag-aalay sa kanya ng buong taon. Sapagkat nakita mo na si Jesus Nazarenong kumilos sa buhay ng marami. Nagpapasalamat tayo, naririto tayong lahat para magpasalamat dahil isang patunay na nakita natin si Jesus Nazareno sa buhay natin. Bakit tayo humihingi? Sapagkat alam natin ang nakita nating Diyos na kumilos ay patuloy nakikilos para sa atin at sa mga kahilingan natin. Bakit ka nanunubok? Sapagkat narinig mo, nakita mo sa iba ang pagkilos ng Poong Jesus Nazareno. Hindi po tayo pupunta rito kung hindi natin nakita si Jesus Nazareno. Hindi natin siya naramdaman. Di tayo pupunta rito. Ngunit napatunayan mo sa maliit mong pananampalataya, sa maliit nating pananampalataya, ang pagkilos ng Poong Jesus Nazareno. Kaya ako naririto dahil lagi ko siyang nakikita sa inyo, sa parokyano ko, sa parokya ko, sa mga kasama ko. Yan ang misyon natin. Matapos na masulyapan natin siya sa altar, na lagi nating nakikita at laging nakatingin sa atin, meron tayong misyon na ipakita siya sa iba. Kaya nga ang tema natin, nais kong makita si Jesus. At sino magpapakita niyan? Totoo ang Diyos. Totoo ang Ama. Pero sino ang kasangkapan ng Ama? Ikaw, katulad
ni Saint John Maria Vianney. Ano sabi nung magsasaka? Yung pari namin, nakikita namin sa kanya ang Diyos. Nakikita namin sa kanya si Jesus. Tayo, ako at ikaw. Nakikita ba sa atin si Jesus na siyang mission nating lahat? Mission ko, mission mo. Dahil nakita natin siya at naniwala tayo sa kanya. Ikaw, hindi lang sa salita mo, kundi higit sa lahat, sa iyong gawa, ipapakita mo si Jesus Nazareno. Madaling sabihin sumasampalataya, madaling sabihin nagdarasal, pero ang ipakita, ang pagmamahal na yan, ang siyang hamon sa atin. Kaya sa ating pagninilay ngayong umaga, mission mo, mission ko, ipakita si Jesus Nazareno. Kanino? Sa mga taong nanghihina, sa mga taong nawawalan ng pananampalataya, sa mga taong lumalayo sa Diyos. Napakarami ng tao ang nawawala sa tahanan ng Diyos. Marami ng tao ang pinanghinaan ng pananampalataya. Napakarami ng taong bumitiw sa Panginoon. Kaya ikaw ngayon na nagsisimba, tinatawag niya na tumitingin sa kanya sa oras na ito. Sa oras na ito nagpapasalamat tayo. Sa oras na ito tayo may hinihiling dahil nananampalataya tayo. Hindi tayo hihiling kung hindi tayo naniniwalang ibibigay niya. Tayong lumalapit sa kanya, merong misyon, ipakita si Jesus Nazareno. At napakaraming tao po ang nauuhaw na makita ang Diyos. Kaya napakaraming tao kung minsan na nagsasabi, meron pa bang Diyos? Mararamdaman ko pa ba ang Diyos? Hindi ako dinidinig ng Diyos. Meron bang Diyos? Meron ba kung tama ba yung pananampalataya ko? At sino ngayon ang inuutusan ng Diyos na ipakita siya? Ikaw. Ikaw na tulad ko, makasalanan. Ako at ikaw na walang karapatan dahil tayo'y mga nagkakasala. Pero tinatawag tayo ng Diyos. Ikaw mismo, tinatawag ka niya na ipakita mo siya sa iba. Kaya ang kabutihan po ninyo, ang siyang salamin ng Diyos. Maraming nanghihina, marami nang bumitiw, kaya kinakasangkapang ka ng Diyos. Muli mo silang ibalik, muli mong ipakita si Jesus Nazareno. Napakaraming tao ang nagsasabi, ibig namin makita si Jesus. Sino may misyon niyan? Ikaw na deboto. Ikaw na nagsisimba. Ikaw na nakatayo. Ikaw na maraming problema. Ikaw na nahihirapan. Patunayan mo sa kanila na merong Jesus Nazareno. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Ikaw yun. Ikaw ang pinagpapala niya ngayon sa oras na ito. Ikaw na naniniwala sa kanya ngayon. Ikaw na sumusulyap sa kanya ngayon. Ang naguutos sa iyo, ipakita mo ako sa mga nanghihina. Mission natin yan. Maraming salamat, mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob.
Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Ang itutugon po natin, banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami na iyong espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami na iyong espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga, manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga na mayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Tumahimik po tayo sumandali. Buong pananalig nating ilapit sa Diyos ang ating mga pasasalamat, ang ating mga kahilingan, kaya hindi na mga may sakit, pagdasal natin yan lahat sa Poong Jesus Nazareno. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kami maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang batang pastor na patungo sa Belen ay dala na maiaalay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa at doon kay sarap pag-awitan sa tabi ng samsaba. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulon ay lakas, sa aming ay magbibigay buhay. O Jesus naman, tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap pag-awitan sa tabi ng sabsaba. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahay namin ngayon sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayon, sina San Basilio at San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kimbanal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamat ang kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Uli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Pagbungi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, arang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan.
Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na pusong niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. Adi-adiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig na mahal na po ang Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Peace.
Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog na hinding sa isa tapasabukin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi para nakahiga isang sanggol na lumha na aking Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon sa dumalaw iyong tatlong sultan, tagapanay hulot mangtan ay dala na aking aldo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ginto pagkat siya ay hari at birat ka man yan, pagkat siya ay tao Diyos Jesus na mananako. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon, ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog na isa-isa napasabukin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 p.m. to 8 p.m. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na January 4, 2024, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa mabubuhay na pagkaing si Kristo ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita naming kina San Basilio at San Gregorio kami matuto na maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala na mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.